ngayon, ating pag-aaralan ang Module 1, Music's Ikatlong Baitang tungkol sa timbre at dynamics. Ang ating paksa ay tungkol sa mga instrumentong pangmusika. Ang kakayahan sa pagkatuto sa module na ito ay nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa pamamagitan ng tunog. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una, nakikilala ang mga instrumentong pangmusika sa pamamagitan ng tunog at larawan. Pangalawa, nailalarawan kung paano tinutugtog ang mga instrumentong pangmusika. At ang panghuli, nakagagawa ng isang chant at nakatutugtog ng instrumentong pangmusika. Bago natin simulan ang bagong aralin, sagutan muna ninyo ang paunang pagsubok. Kumuha ng lapis at isang malinis na papel at isulat ang inyong sagot sa bawat katanungan. Ang panuto ay makinig at unawaing mabuti ang mga tanong sa bawat item. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong papel. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo sa bawat item para sumagot. Handa na ba kayo? Unang tanong, alin sa mga sumusunod ang instrumentong pinapalo? A. Tambol, B. Gitara, C. Trumpeta, D. Flauta. Ikalawang tanong, alin sa mga sumusunod na larawan ang napatutunog sa pamamagitan ng pag-ihip? A. Gitara, B. Tambol, C. Flauta, D. Violin. Ikatlong katanungan, anong instrumento ang nakalilikha ng tunog na boom boom boom? A. Gitara, B. Tambol, C. Pompiang, D. Maracas. Ika-apat na tanong, anong grupo ng instrumento na bibilang ang tambol, pompiang at maracas? A. Instrumentong may kwerdas, B. Instrumentong perkusyon, C. Wasto ang A at B, D. Wala sa nabanggit. At ang huling katanungan, alin sa mga sumusunod na instrumento ang nabibilang sa instrumentong may kwerdas? A. Pompiang, B. Gitara, C. Maracas, D. Tambol. Tingnan na inyong mga sagot at lagyan ng check kung ito ay tama. Narito ang mga sagot sa paunang pagsubok. Number 1, A. Number 2, C. Number 3, B. Number 4, B. At number 5, B. Tama ba ang mga sagot ninyo? Mahusay! Ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, alamin muna natin kung natatandaan pa ba ninyo ang inyong napag-aralan noong nakaraang quarter. Ano ang tawag sa pinagsama-samang tunog na may iba't ibang tono? Ano kaya ito? Tama! Ito ay ang melody. Ang melody ay ang pinagsama-samang tunog na may iba't ibang tono na maaaring mababa, katamtaman at mataas na maririnig sa pamamagitan ng pag-awit at pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika. Ngayon ay handa na kayo para sa ating bagong aralin. Alamin muna natin ang ilang mga bagay tungkol sa mga instrumentong pangmusika. Ang mga instrumentong musikal ay may kanya-kanyang tunog. Iba't ibang uri ng tunog ang nalilikha nito. May mabigat, magaan, mataas, mababa, matinis, o di kaya'y maingay. Ang mga tunog na ito ay nalilikha sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Pagmasdan ang mga sumusunod na larawan ng mga instrumento, paano kaya sila pinatutunog? Ano-ano kaya ang kanilang mga tunog? Sabay-sabay nating alamin ang mga sagot sa mga katanungang ito. Halina't matuto! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa iba't ibang uri ng instrumento batay sa paraan ng pagpapatunog.
tatlong grupo ng instrumento ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Una narito ang mga instrumentong pinapalo o instrumentong perkusyon. Ang mga instrumentong pinapalo o instrumentong perkusyon ay pinapalo, tinatapik o pinagtatama upang mapatunog. Narito ang ilang halimbawa. Unang halimbawa ang tambol o drum sa Ingles. Ito ay instrumentong pinapalo ng isa o dalawang patpat upang ito ay tumunog. Ang nalilikha nitong tunog ay boom, boom, boom. Ang ikalawang halimbawa ay ang maracas. Nakakita na ba kayo ng maracas? Ito ay yari sa isang pares na buong bao na may maliit na bagay sa loob na inaalog upang tumunog. Ang nalilikha nitong tunog ay shik, shik, shik. Ang panghuling halimbawa ng instrumentong perkusyon ay ang pompiang o cymbals na kalimitang nakikita sa mga pistang bayan. Ito ay pinatutunog sa pamamagitan ng pagpapatama sa isa't isa upang magbigay ng maingay at mataginting na tunog. Ang tunog na nalilikha nito ay klang, klang, klang. Ang ikalawang grupo ng mga instrumento ay ang instrumentong may kwerdas o bagti. Ang mga instrumentong may kwerdas ay naglalabas ng tunog sa pamamagitan ng pagkalabit sa kwerdas o string sa Ingles. Ang unang halimbawa ng instrumentong may kwerdas ay ang gitara. Ito ay tinutugtog sa pamamagitan ng paggalaw ng mga kwerdas gamit ang mga daliri. Ang tunog nito ay kling, kling, kling. Instrumentong may kwerdas ay ang ukulele. Ito ay isang maliit na gitara na may apat na bagting o kwerdas. Ito rin ay pinapatunog sa pamamagitan ng mga daliri. Ang nalilikha nitong tunog ay kleng, kleng, kleng. Ang huling halimbawa ng instrumentong may kwerdas ay ang violin o violin. Ito ay may apat na tali na may tono sa ganap na ikalima. Ang tunog nito ay eng, eng, eng. Ang ikatlo at huling grupo ng instrumento na ating pag-aaralan ay ang instrumentong tanso o brass at kahoy hangin o woodwind. Ano nga ba ang pagkakapareho ng dalawang grupo na ito? Ang dalawang grupo na ito ay parehong tinutugtog sa pamamagitan ng pag-ihip. Ang instrumentong brass ay gawa sa tanso na may mga piston at pinipindot. At ang kahoy hangin naman ay yari sa kahoy na may mga butas na tinatakpan sa bawat pag-ihip. Isa sa mga kilalang halimbawa ng instrumentong tanso ay ang trompeta. Ito ang may pinakamataas na tono at tinuturing na soprano sa pangkat at may tatlong piston na pinipindot upang magkaroon ng iba't ibang tunog. Ang nalilikha nitong tunog ay tot, tot, tot. Isa pang halimbawa ng instrumentong tanso ay ang tuba. Ito ay tinutugtog katulad ng trompeta at may pinakamababang tunog sa pangkat. Ang tunog nito ay woo, woo, woo. Isa namang halimbawa ng instrumentong kahoy hangin, ang flauta o flute. Ito ay pinatutunog sa pamamagitan ng pag-ihip sa butas ihipan na matatagpuan sa gawing dulo ng bawat instrumento. Ang tunog nito ay tut, tut, tut. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, marahil ay handa na kayo para sa ilang pagsasanay. Unahin na nating sagutan ang gawin mo. Narito ang panuto. Makinig ng mabuti sa maikling kwentong aking babasahin. Sabihin ang tunog ng bawat instrumentong mababanggit ko sa kwento. Handa na ba kayo? Halina't sumagot!
Ang tugtugan sa plaza. Isang umaga, naglalakad papuntang plaza ang magkaibigang Chepoy at Jopay. Tuwang-tuwa ang dalawang bata nang biglang makasalubong nila ang kaibigang si Ella na may hawak na ukulele. Nagkwentuhan ang tatlo at napagkasundo ang pumunta sa isang kumpul ng mga tao. Doon ay nakita nila ang isang grupo ng mga binat at dalaga na tumutugtog, umaawit at sumasayaw. May isang lalaki na may hawak ng trumpeta. Ang isa naman ay tuwang-tuwa sa pagpalo sa kanyang tambol. Katabi naman ng babaeng umaawit ay ang lalaking may hawak na marakas. Bilang panapos sa pagpapakita ng grupo, pumunta sa gitna ang babaeng may hawak na gitara at tumugtog. Tuwang-tuwa ang magkakaibigan sa kanilang nasaksihan. Naintindihan mo bang mabuti ang ating kwento? Nakuha niyo ba lahat ng mga instrumento at ang mga tunog nito? Narito ang mga instrumentong nabanggit sa kwento at ang mga tunog nito. Una na ang ukulele at ang tunog nito ay kleng kleng kleng. Sunod ay ang trompeta. Ang tunog nito ay tot tot tot. Pangatlo ang tambol na may tunog na boom boom boom. Pang-apat ang marakas na may tunog na shik shik shik. At ang panghuli ay ang gitara na may tunog naman na kling kling kling. Nakuha niyo ba ito lahat? Mahusay! Ngayon ay tingnan natin kung may natutunan kayo mula sa ating aralin sa araw na ito. Mayroon akong tatlong katanungan at bibigyan ko kayo ng tigtatlong segundo bawat item upang makapag-isip ng inyong sagot. Handa na ba kayo? Halina't sumagot! Narito ang unang katanungan. Anong grupo ng instrumento ang pinatutugtog sa pamamagitan ng pagpalo? Ang sagot ay instrumentong perkusyon o pinapalo. Ikalawang katanungan. Anong grupo ng instrumento ang pinatutugtog sa pamamagitan ng pagkalabit sa kwerdas o bagting? Ang sagot naman dito ay instrumentong may kwerdas. Narito naman ang panghuling katanungan. Anong grupo ng instrumento ang pinatutugtog sa pamamagitan ng pag-ihip ng hangin? At ang sagot naman dito ay instrumentong brass at instrumentong kahoy hangin. Nasagutan niyo ba ang lahat ng katanungan? Magaling! Naalala niyo nga ang ating pinag-aralan. Ngayon ay dumako tayo sa ating pagpapahalaga. Mayroon lamang akong isang katanungan at pipiliin ninyo ang wastong sagot. Ito ang tanong. Ano ang kahalagahan ng paglapat ng tunog ng instrumento sa isang awitin? Dahil ba ito ay nakakapagpaganda palalo sa isang awitin? O dahil ito ay kagustuhan lamang ng mga awit? Tama! Ito ay nakapagpapaganda palalo sa isang awitin. Tama ba ang sagot ninyo? Magaling! Ngayon ay tapos na ang ating aralin. Binabati ko kayo.